Ayan guys, ipapakita ko sa inyo ang labas ng aking bintana. Yeah. Let's open our window and see outside. Yeah. Nagulat ako dahil ayan, puro orchids, puro bulaklak ang nakita ko. Ngayon lang kasi ako nakapagbukas ng bintana na nakita ko sa labas kasi it's Saturday at wala akong rush. Kaya usually kasi pagbukas ko ng bintana sa umaga, diretso labas na. Ayan, at gabi na ako umuwi. Ngayon ko lang napansin, mabuti naman napansin ko. Yan guys, so let's go outside. Punta tayo sa labas and check it out. Let's go. Ayan, magulong kwarto ng anak ko. Nandito ako nakikwarto sa kwarto ng anak ko. Let's go. Ayan. Medyo, hindi naman masyadong mainit. Pero, napakaganda ng aking garden. Ayan guys, ang aking garden. Yung sa labas lang ng aking bintana. Ayan. Ayan, lahat ng nakikita ninyo dyan ay akin. Aking nakikita araw-araw pagising ko ng umaga. So, pero ngayon ko lang napansin 'yan kasi Sabado, nagbukas ako ng bintana at tumingin ako sa bintana kasi usually hindi naman ako nakakatingin ng bintana kasi pagbukas ko ng bintana ko, sabay alis ng bahay. Ngayon ko lang napansin. Kaya yes, it's good to share it with you guys. Napakaganda pala ng aking kapaligiran, ang aking garden. Hindi ko alam, parang ano siya, mga farmers kasi, parang inaano nila yan para, usually palayan ito guys, palay ang tanim. Pero meron sila mga, hindi ko alam kung ilang years, ang ginagawa nila na hindi sila magtatanim ng palay at ito yung makikita mo sa kanila. Mamaya ay ko-close up ko guys. Titingnan natin kung ano yung nakalagay. Ayun guys, siya is bulaklak siya na. Punta tayo. Hindi naman siya orchids. Anong bulaklak ba to? Baka alam nyo to. Ayan. Parang inaano nila para palang fertilizer yata. Ayan, tapos pagkatapos niyan ibubuldos nila yan, parang ihahalo nila sa lupa yan. Hindi ko alam kung kailan. Ito yung dun sa gilid, medyo green pa, wala pa siyang bulaklak. Tapos yung dun sa dulo, ayan, tapos ayan yung bintana ko. Bintana ng bahay namin, pabukas ko ng bintana, nakita ko siya. Tapos ayan ang aming kapaligiran. Ayan, so let's check it out. Ayan, sa mga malapit dito sa amin, gusto nyong mag-vlog dito, welcome po kayo. PM nyo ako ng address. Ayan, napakaganda mag-picture taking dito. Ayan. You see? Napakaganda niya. Dati, minsan, hindi ko alam mga ilang years ago, sunflower ang tinanim nila dito. Ang dami niya mga dumadaan, nagda-drop by sila, nagpi-picture sila dito dati. Ngayon, parang ilang years din 'yun na gagawin nila. Tapos ngayon, itong year na 'to, ngayon ko lang nakita. Ayan. Ang ganda. Ayan, doon sa kabilang mga factory 'yan, mga factory. Tapos ito 'yung aming way papuntang ano. Tapos sa kabilang banda naman is military. Ayan, military yan. Ayan ang aming gate. Ang harap ng bahay namin is gate ng military. Tapos baka mamaya, Saturday kasi ngayon, pag tanghali, may mga helicopter yan na nagliliparan pag Monday to Saturday, Friday, mga helicopter. Ngayon wala tayong makitang helicopter kasi try natin silipin. Try natin. Eh, bawal. Wag sisilip sana ako dun sa loob pero baka bawal. Hindi pwede. Ayan. I will try to go. Sayang. Ayan.
Ayan, dito. Ito ako niyan, naglalakad ako niyan sa gabi. Pag sinipag, oh my birds. You just see the birds. Ay, lumipad. They're playing. Ayan. Dito ako, pag uwi ko ng bahay, minsan naglalakad ako dyan. Kaya lang, minsan. Minsan lang yan. Pag sinipag. Kasi minsan sabi, kailangan na talaga mag-exercise. Ayan. We will see some... Dito parang mas maganda dito. Wow. Isang ano siya. Tigi isang bloke. Ayan, mayroon siyang ano. Tapos ito. Parang ito mas ano yung bulaklak niya dito. Mas madami. Mas malago yung bulaklak niya dito. Napakaganda. Napakaganda. Parang orchids na. Hindi naman siya orchids eh. Anong bulaklak ba yan? Ayan. Ayan. Napakaganda niya. Napakaganda niya. Isang ano siya. Isang hanggang doon. Dati may video din ako dito yung tractor na yung nag-harvest ng palay. Kasi minsan ko na rin lang naabutan ngayon. Hindi ko na sila naabutan kasi mula nung nagtrabaho na ako, maaga pa ako aalis. Tapos pag uwi ko ng bahay, gabi na. Kaya hindi ko na sila naabutan. Hindi na ako nakapag-video. Dati, yung nasa bahay pa lang ako, yung nag-alaga lang ako ng baby. Ayun, may mga video ako dito pag nag-harvest sila ng palay. Yung tractor, tapos diretso na sa truck yung ano, yung pagbaba sa truck, palay na. Napaka high tech nila dito. Pagbaba nung ano na, nakapost nga yan sa aking ano eh, sa aking FB account. Napaka ganun na, nasa gilid, andito sa gilid ng kalsada, naghihintay yung truck. Paglapit ng tractor, diretso ano na. Hindi ko alam, parang meron na rin naman sa Pilipinas niyan eh. Ayan. Ayan. At may dumaan na truck. Kasi doon sa dulo guys, doon sa dulo is mga factory. May mga factory yan doon sa dulo. At saka may mga bahay din doon. Ayan, doon sa dulo. Kaya itong sa amin lang, itong way namin, itong kalsada sa amin. Tapos ito na yung main road papunta na doon. Nandun na yung mga bahay-bahay na yan doon. Ayan. Okay. Ayan. Ano lang naman siya hanggang doon. Tapos, tingnan natin yung papaya ng aking kapitbahay. May papaya. May tanim silang papaya. Tapos yung, parang wala na dyan yung ano. Parang wala na yung gabi. Ang dami niyang gabi dito dati na tanim. Tapos ayan yung mga bulaklak niya. Ang ganda. Dito kasi maski taniman lang, kumpleto siya. Ayan, may kuryente, may tubig. Ayan, kuryente siya ng patubigan. Ayan, may tubig yan dyan, may pump. Galing sa ilalim ng lupa yan. Kaya maski, wala na yung gabi, harvest na lahat. Hindi ako nakahingi. Ay, wala na. Inabos na yung gabi, o na-harvest na lahat yung gabi. Hindi ako nakahingi. Ayan, tapos ang kanyang papaya, pero hindi maganda yung kanyang papaya. Kanyari dito sa papaya, wala nang ano. Wala nang... Ayan. Ayan, parang hindi mataba yung kanyang papaya. Ayan siya guys, ito mas mataba siya dito. Yung ano, pero mataba siya oh. Pero wala pa siyang bulaklak. Hanggang doon. Ayan. Dito yung aking orchids. Ang ganda pala niya. 1 month na yan. September 20 ko pa yan binili. Ang ganda pa rin ng bulaklak niya. Grabe, oh.
Sana bumili ako ng mas marami. Dalawa lang yan ang binili ko. Ayan, oh. Ayan. Pero, ito. Ito, ibang kulay. Ibang kulay niya, pero wala na siya. Ayan. Wala na siya. Ano na siya. Tapos na yung kanyang, ano. Ayan. At ang aking, yan ang aking, ano na, namumulaklak na naman siya. Pero, hindi siya ma, hindi siya yung, ano, masyadong mahaba siya. Mamaya gugupitin ko na, kailangan kong gupitin yan yung mga dulo doon kasi nasisira na yung ano, nasisira yung kisame. Nandun siya umaano siya doon kasi gusto ko sana yung maalagaan siya, yung bilog lang siya. May nakita ako na bilog lang, ano lang, pero wala eh. Ayaw niyang bumilog. Ang haba-haba niya. Tapos sa dulo ang kanyang ano. Kasi pag ginupit mo ng ginupit, papano na yung bulaklak nandito sa dulo. At dito naman tayo sa aking mga tanim. Ayan ang aking mangga. Tapos ang aking malunggay ay mukhang hindi nabubuhay. Kasi ang... Pero hindi pa naman siya namamatay. Wala, hindi siya... Kasi yung lupa niya, hindi maganda yung lupa. Hindi... Ayan, nilalagyan ko ng mga kung ano-ano. Pero hindi siya maganda. Ayan, tapos meron kaming... kamuting kahoy. Ayan ang aming kamuting kahoy. Pero hindi rin siya masyadong mataba pa. Kasi yung lupa niya is, ano, ayan din. Yan ang aking mga bulaklak. Kasi yung, ano to kasi, dating fish pond yan. Tapos, kasi hindi na kami nag-fish pond. Tinanggal namin yung, hinukay namin yung simento. Tapos, hinukay namin. So, yung lupa, hindi na siya masyadong mataba kasi yung matagal siyang naka-stack ba sa ilalim ng simento. Kaya, hindi siya mataba. Kaya, inaano ko pa yung mga balat-balat ng ano, itinatapon ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Pero, dito sa gilid. Dito kasi sa gilid, may totoong lupa. Maganda yung lupa. Ayan. Mataba yung kanyang mga kamuting kahoy. At, ang aking saging na saba. Ayan. Ayan. Ang dami na niya. Binili ko lang yan. Saging na saba yan. Saging na saba yan. Ayan, meron na siyang. Wala, ang dami na niya. Oh, may bago na siya. Tapos, ayun, may bago na naman. Ayan, ang dami na niya. Tapos, ayan, ang dami na niyang tanim. Tatlong piraso lang ito na aking tinanim. Tapos, ayun, meron na siyang mga sanga. At, guys, kailan ba yan nagbubunga? Nihintay ko ang bunga at nang makakain ng saging na saba. Kasi sobrang mahal, guys. Sobrang mahal ang saging na saba dito sa Taiwan. Yung isang piling na ng saging na saba ay pang isang budget ng isang linggo na ang ano. Tapos ayan pa ang aking kamuting kahoy. Akin. Hindi akin yan. Hindi ako nagtanim ng kamuting kahoy. Ayan. Tapos, doon sa dulo may mangga ako. Kaya lang, malayo masyado. Tapos, ayan na ang aking kapaligiran. Let's look back again. Ayan, dito tayo. Yes. Yes.